mga ka-taxpayer kung minamahal, yung tax avoidance po, ang ibig sabihin is an action taken to lessen tax liability and maximize after-tax income. This is allowed under the law. Ang tax evasion ho is failure to pay or a deliberate underpayment of taxes. So, kailangan ho nating explain na hindi ho natin ma-eliminate totally ang taxation. We can only avoid sometimes, and sometimes you cannot avoid taxes. So, pwede nating makasiro sa year 1, year 2, pero hindi natin ito masisiro forever. Okay, so it will come a time na magbabayad tayo ng tax. So, ang iniisip natin dito is, pwede bang hindi magbayad ng tax ang mga taxpayer? Hindi. Kasi ang tax is based sa income. So, ang T-platform ay not for the purpose of triangular. Pag sinabi nating T-platform, hindi ho for the purpose of eliminating taxes. Ang purpose ho niyan is to reduce tax. Kasi kung ang operation ho ninyo, tapos yung tangible asset nyo, yan, tangible asset, ibig sabihin ho niyan, cars, land, vehicle, basta tangible, nagagamit ninyo, and intangible, yung mga hindi ho nagagamit. Pwede ho kasi yung paghiwalay niya, katulad ho ng royalty, royalty from name. Ang operation right now is 30% to 35% ang income tax. Yan ho yung tamang rate. Okay, maaaring magbago tong rate na to. Pagdating ho dito sa tangible, maximum ho nito 20%. Ang tawag ho dyan ay final tax, FT. At pagdating naman dito sa tangible, pwede ho maging 18%. Depende ho sa paggamit nyo ng expense. So, ang expense na nire-refer ko dito kung tayo ay magkakaroon ng optional standard deduction. Effective rate mo rito is 18. Ayan, 18. Dito 20. Sabihin na lang natin dito ay 35. So, dito meron tayong tax savings na 15%. Dito may tax savings tayo na percent. Ayan, yan ang pagkakaiba. Ibig sabihin, itong operation natin ay magbabayad dito sa ating company tangible at magbabayad din dito sa company intangible para magkaroon ng right side 15 at sa left side. So, hindi po natin talaga masisiro out yung tax. Talagang may babayaran. Ang kagandahan ho dyan, ang masaysave ho natin is around percent or 15%. Malaki ho yun. Kung ang effective rate ho niya, kung gusto nyo malaman, is percent divided by 35. Yan yung effective rate. Sa kabila naman, 15% over 35%. So, yan yung effective rate. Hanggang dyan lang ho yung masisave natin. So, depende kung anong amount yung ibabato natin dito. Dito sa area na to. Yang area na yan. So, kung anong amount na ibabato natin dyan, yun ho yung masisave natin. Pero hindi ho natin masisiro out. Walang ganon. Walang masisiro out. So, for example, yung operation natin, sabi ko nga, kung ang operation natin, based dito sa aking pinapakitang dokumento, ang operation natin is meron tayong regular income tax na 100 million at ibabato natin dito, sabihin na natin, 60 million sa ating tangible. So, magbabayad pa rin ang tax to, yung difference niya na 40 million. May babayaran pa rin siya at the rate of 35%. Pero yung 60 million na ibinato rito, ang ibabayad niya lang is 18%. So, malaki-laking tax savings yon. So, no, ang difference niyan, kung 35-18, itong dalawang to,
ito, tong amount na to, eh mga nasa 17%. Diba? So, yan yung matitipid na savings nitong kumpanyang ito. Regular tax, regular income tax ang pinag-uusapan. So, kung i-maximize, na, kung sa kabila naman natin gagamitin, same analysis, regular income tax natin is 100 million uli. At ipalalagay naman natin sa intangible ay yung sabihin na natin, 70 million. Yung difference niyan, isubject yan sa 35% tax. Itong naman, isubject sa 20%. So, may savings dito sa dalawang to na 15%. Of course, ito, nagbabago ito. Yang rate na yan, maaring 30 or 35. Depende sa batas natin. So, if we can use itong yung tangible, mamaximize natin yung savings sa 17. Kung gagamitin naman natin yung intangible, mamaximize natin sa 15. Pero yung sinasabi ko ngang sistema, yung operation ay ito, may tangible tayo rito, meron tayong intangible dito. Dito may savings tayong 15%, dito meron tayong savings na 17%. So, depende kung ano pipiliin natin dito sa ginagawa natin ito. Yung gusto natin na magkaroon ng zero tax payment all the time, hindi to achievable. We can only reduce taxes, tax avoidance using itong sinasabi ko ngayon. So, yan lang muna. Yan lang ang pwede nating gawin sa structure ng papalitan natin or ihiwalay natin yung asset ng company, ililipat natin sa isang company at yung tangible naman, yung intangible naman, katulad ng mga secret formula, ililipat natin sa ibang company para ma-maximize natin yung tax savings. Gandun lang, pero hindi natin pwedeng masiro. Mahirap maisiro. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you, mga minamahal kong ka-taxpayer, for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.